What's up? What's up? Good morning, mga kapanalig. We are now in the road. Magandang umaga sa inyo. At eto, we're going to the next town of our province. And I'm riding right now sa ating Yamaha and Max 155. Siguro makikita nyo sa mga vlog ko na tumalimit natin gamitin si NMAX, no? Yes, ito po yung ating ginagamit ngayon kasi wala naman tayong long ride, wala tayong malayong tinatakbo. Mahirap kasi kung laging big bike yung gamit natin tapos dito lang tayo. Ang hirap niyang imaneobra. Unlike paggamit natin ito, it's very easy. And isa pa, napakatipid dito sa gasolina. So yan, medyo traffic pa dito kasi umaga. Medyo sumikat yung araw ngayon, unlike kahapon. Basa pa yung daan kasi umulan. At kahapon sa, kita nyo dun sa Facebook account ko, eh nag-post ako ng baha. Sobrang baha yun. Dun yun sa San Pedro. Grabe ang baha nun. So ito, parang busy na yung mga tao dito ngayon sa ating karsada. At naglilinis sila pagkatapos ng malakas na ulan. Umulan din dito kasi kahapon eh. Medyo mababa din yung ulan. Kaya ngayon ay makikita nyong basa pa ang karsada natin. Eto na! Yes! Nakakamiss mag-ride. So eto ngayon, sakay tayo ngayon na dito kay NMAX 155. So nakakalungkot isipin pala, no? Nanonood tayo ng news kahapon. Meron palang nawawalang submarine. Yung maliit na submarine na yun, eh ang purpose kung bakit nilansa eh parang nag-explore or may mga turistang sakay para tingnan yung wreck ng Titanic. Eh sa panonood siguro eh nawala. Yun lang, grabe naman, nawala. Hindi traffic na dito sa lugar na to. Kung makikita nyo ay mga tricycle na lang yung ating nakikita lagi sa daan ngayon. Kasi ito naman ay hindi naman ito expressway. It is a provincial road kaya po medyo walang sasakyan masyadong dumadaan dito, mga kapanalig. Parang busy na yung mga tao ngayon dahil papasok na. Today is Wednesday, mga kapanalig. At ilang araw din tayong hindi nakapag-upload. So ngayon lang ulit tayo mag-upload after nitong videos na to. Gagawin natin. Nakakaugalian na kasi natin na mag-upload tayo halos every other day. So ngayon lang ay hindi tayo nakapag-upload, mga kapanalig. Dahil di tayo nakasakay sa motor. Ngayon lang ulit tayo nakasakay sa motor, mga kapanalig. So siguro malimit din yung nakikita sa videos ko itong lugar na to. Kasi almost dito ako dumadaan sa lugar na to pag pumunta tayo ng Lipa City. Eh eto yung lugar na lagi natin pinupuntahan o lagi natin dinadaanan na. So comment below, mga kapanalig, kung may mga lugar kayo dito na gusto nyo nating puntahan o gusto ko nyong makita o gusto para mapuntahan natin. Willing naman natin mapuntahan basta kaya lang natin. Doon sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta, thank you very much. Andun po sa mga nanonood na hindi pa po nagki-click ng ating notification at nagsusubscribe, please subscribe po sa Kapanalig Motor Rider upang sa lahat po ng mga videos natin na nakikita nyo eh makikita nyo kaagad dahil mag-a-appear sa inyo yung notification, no?
Kaya if you have time, pakikiusap na po ang kapalari mo, Trier. Please subscribe. Yun, no? Alam mo yung gulong, no? Yung motor na yun, pag ditute, mas matibay kasi yung ganong motor, eh, yung may tute. Aso pag napasobre yung halagay mo ng langis, ano? Doon sa halo. Ganon mausok. Pero sa nakita ko kasi, mas matagal lang tinatagal ng makina ng ditute. So ito mga kapanalig, napakalinis ng kalsada ngayon. Kasi yung oras natin, time check is 8 p.m. or 8 a.m. rather. Nawala na yung rush hour. Unlike before, pag ganitong oras, umalis ka ng mga 7. Sa dami ng subdivision dito sa area na to, eh talaga namang matatraffic ka. But right now, hindi na po ganun kadami kasi nga nakaalis na sila. Dahil it's around 8 o'clock na. So, ito yung kagandahan. Pero pag umalis ka ng mga 6:30 dito, grabe, dami ng sasakyan. Pero hindi pa tayo nakatapos dahil tatlong subdivision pa lang yung nadaanan natin dyan, ano? Marami pang subdivision dito sa unahan. Ganun kadami ang naging subdivision dito. At ito, tali pa pa na mga kapanalig. Ayan, no? Dami ng tinda rito, ayan. Na dati, wala naman nakalagay dyan. So ngayon, paliba sa traffic na nga or dumami yung mga tao, ay di yan na. Dumami na rin yung mga tindahan. Dumami ang commercialization dito sa area na to, mga kapanalig. Uy, Fortuner. Ayan. Ganda rin ito, Geely. Oh. At yung bagong labas nga pala, bago ako mapa-iba, no? Yung bagong labas nga pala ang adventure bike ngayon ng QJ Moto. QJ. May adventure sila eh, yung 800cc. So, under yata ng Bristol. Yung palang gumawa ng mga makina nun eh. Siyang consider rin yung gumawa nung sa Geely. So, ngayon yata binibenta dito yun sa Manila or binibenta dito sa Pilipinas. Sa halagang I think 578,000. Pareho rin ang sa CF Moto, yung sa QJ Moto na yon. Mukhang maganda rin naman yung features. So yun, may mga bagong pagpipili na naman sa market ng mga motor. Pero tayo, stuck na muna tayo sa Kawasaki. Kasi oh, biglang nagpreno si Kuya. Oh, hindi nila alam yun, oh. Biglang humihinto eh. Ang teknik kasi minsan mga kapanalig, pag gaganong basta huminto, ang kalimitan yung sa kamay natin, yung throttle, no, bibitawan mo siya bago mo magpreno. Kasi ang problema kapag ikaw ay nagpipreno, nahihirapan ka kasing tumihiminto kasi naka-throttle ka pa. Dahil yung pagpiga mo dito, yun nga yung preno dito sa kamay. Siyempre power ng makina niya, eh bibigay pa rin talaga dahil nakahawa ka pa sa throttle. So yun yung mahirap pag merong full stop mga kapanalig, na kapareho nun. At kaya bumabangga pa rin kahit nakuha na ng preno. Yun yung isang technique at dapat yung alamin. Disclaimer po, based on experience lang natin yon, kaya natin nasasabi mga kapanalig na ganon. Mahirap kasi magmotor pagka biglang napreno yung mga nasa unahan. Kailangan lagi kang handa sa pagbabawas ng throttle mo para sa ganon ay hindi may power yung makina at least yung impact mapreno makuha niya na mga kapanalig. Malapit na ako sa aking location na pupuntahan. Siguro mga 5 kilometers na lang makakarating na tayo sa bayan ng Lipa, Lipa City. Eto.
So nagpaplano nga pala tayong palitan ng gilid nito mga kapanalig ng nitong ating motor na to. Stock pa kasi to. Ano bang magandang ipalit dito para at least makita niyo naman kung anong ibagbabago, or kung hindi man hindi pa kasi na papa galaw yung gilid. And sometimes may dragging kung siya parang nagda-drag, no? Eh baka ako kailangan ng palitan ng belt or kailangan ng palitan ng ano, kung sino kaya yung nakaka-experience na ganun. Please comment. Ayos yun ah. Ganda na nakasulat doon sa likod eh. Hindi bababaero. Hindi bababaero. Itong dalawa, oh, wala pang helmet. Dapat naman kasi naka-helmet sila kahit pa paano. Ito, si Kuya naman, oh. Si Kuya naman, may helmet nga. Pero tingnan mo naman, nasa siko. Siguradong pag bumaliktad to, walang tama siko nito, no? Kasi sa kamay nakalagay yung helmet. Ayaw niyang magulo yung buhok, eh. Dahil tirik na tirik. Aray ko. Ako naman sa pagmumotor mga kapanalig, ano, hindi pwede lang hindi naka-helmet. Kahit saan ako pupunta, basta sumakay ako sa motor, eh mag-helmet ako. Ewan ko ba, siguro sanay-sanay nga lang yan na you need to use an helmet every day, na kahit pa saan ka pumunta, naka-helmet ka. Ito medyo ma-build up na ulit traffic dito. Napaka-importante. At siguro nga pag nakaugalian mo na hindi na mahirap eh. Siguro sa iba kaya ganun eh, nahiraban sila kasi nga ang iniisip nila eh magugulo yung buhok. Eh tayo naman eh hindi nagugulo yung buhok, lalo na tayong buhok. Ayan o, maganda umaga. Pinasasaya ko lang mga umaga ninyo mga kapanalig, ano, habang naglalakbay tayo dito sa area na to. Eh eto na, wow, dumami yung motor eh, kasi pangalapit na sa pupuntahan mo yung mga city. Etong Lipa ay city po ito. This is one of the cities here in province of Batangas, for the info po doon sa mga hindi taga rito, no, na nanonood sa atin. Isa po sa major cities dito sa lalawigan ng Batangas. At hindi pa rin nga tayo makalayo. Ay, sarap na magmotor sa malalayo. Maghahanda lang tayo uli ng mga gear. So eto siguro baka mapasabak tong motor natin na to, tong ilang araw sa Mindoro. Orang dalhin natin ay yung ating 400cc. Pwede rin naman nadalhin natin yung 400cc natin doon sa mga tatakbuhan na yun. Pero mas komportable ako dito. Nagamitin. Mas masarap yung komportable na upo na malayuan. Sa bagay, ayos din naman si Si Duke naman ay ayos naman din siya. Yun nga lamang, medyo sa fuel consumption, mas matakaw pa rin naman siya ng konti. Kasi mas malaki yung CC niya mga kapanalig. Yan yung pagkakaiba nila dalawa. So eto, malapit na po tayo mga kapanalig. At ikat-ikot lang tayo everyday. Sakay si NMAX or sakay sa ating NMAX. Yan o, nakalagay na, salamat, balik po kayo. Yan, nakuha na natin yung mga kukuhanin natin mga kapanalig. So we'll be back na uli. Ano kaya yung nagbiblink na yan? Alam nyo yan? Yung nagbiblink na yan? Comment below naman po kung ano yan. Oh. Pero nawawala naman siya. So ito na po ang bayan ng Lipa. Andito tayo ngayon sa city proper. Pag nag right side ka kasi dito, ito nandito yung simbahan. Ayun o, pinag-go na tayo, pinag-go.
Eto na, pauwi na tayo. Ang bilis, no? Yun lang advantage ng motor. Ang bilis natin gumalaw. Eto na, mga kapalalig. Ito yung monument ng Lipa, Don Claro M. Recto. Ayan. And dito sa kaliwang side ko, makikita nyo mga kapalalig ang simbahan. Ayan o. Alay kay Maria, Happy Fiesta 2023, New Charge. So ayan o. Dami na rin sasakyan, no? Wala tayong magawa, talagang ganyan na, padami ng padami na sasakyan. At napansin ko din mga kapalalig, kung maganda lang sana ang transport system dito sa bansa. Ito, disclaimer po, huwag naman magagalit, no? Siguro hindi ganito kadami sasakyan. Ang reason kasi ngayon, kung nagtatrabaho ka or be dito sa atin, necessity na yung sasakyan. So kapag nagkatrabaho ka, may trabaho, wala, may pera ka lang, eh talagang bibili ka lagi sasakyan. Yun yung priority. Unlike po sa na puntahan natin o sa ibang bansa, iba yung hindi nila masyado pinapriority kasi napaganda ng transport system. Ang naging problema kasi dito, hindi na po pamamayari ng gobyerno yung mga pampublikong sasakyan, kundi individually na yung may hawak or corporation or cooperative, gano'n na. Unlike before na talagang walang siya, talagang pagmamayari ng gobyerno. So kung mapapaganda sana yung transport system dito, hindi na para bumili ng sasakyan yung mga tao. Sarap kasi nung may sarili kang sasakyan, ano, tapos wala kang binimaintain. Kung ganun kasi yung magiging labanan or magiging ayos na pagpatakbo at hawak ng gobyerno, I don't think that they will alam mo yun, mag magpupursige pa na bumili ng sasakyan. Kasi pag rush hour, kulang na sasakyan, hirap na hirap ka. At nakita natin naman sa ibang bansa na ang transport system talaga sa ibang bansa ay talagang kwan yun, kanila o paghahawak. At kahit dalawa, tatatlo, sakay, tatakbo yung bus or kung ano man yung sinasakyan nila. Like dito, syempre, kung driver ka, empleyado ka, if minsan naman based on sakay yung pagkita nila, hindi naman arawan. So kahit kukunti yung sakay, pag kukunti, hindi nila itinatakbo. Uy, sarap ng amoy ng kape dito. Nandito pala yung Batangas Coffee Trading. Ang sarap ng amoy. Andito yung lutoan ng kape. Talagang konsya. Sarap. Ito na, nag-build up na dito sa may area na to. May eskwelahan din dito. At dual role lang naman. O pandalawa lang talaga yung road. So eto, nagkakaroon na ng build up dito. Pero hindi tayo dadaan sa tinaanan natin kanila. Mag-iiba tayo ng way, mga kapalalig, para maitur ko kayo doon sa mga lugar dito na malapit din lang sa amin. Ibahin natin yung daan, ano. Sa halip na doon tayo dumaan sa tinaanan natin kanina, ay dadaan naman tayo sa ibang lugar na makikita rin naman yun, nakagandahan. Oh, nice car. Okay forma, ha? Parang ang tulin, no? Ganda. Oh, grabe. Ayos, ha? Naalala ko tuloy yung binenta natin, ha? Kotse na kulay pula, no? Yung Honda FD. Ang ganda kasi ng forma, no? Yun nga lang, kailangan din natin ng pera, kaya binenta na natin, mga kapalalig. Ayun, wala yung traffic dito. Siguro dami kasing subdivision at saka barangay pa ang papasok dito kaliwat kanan. Marami pa rin, kaya sobrang traffic.
Mirage, bagong-bago yung Mirage ni Kuya, oh. Plate number pa niya, yung dati pang nakalagay, oh. Actually, ayos din yung Mirage. Nagkaroon tayo before nung maliit na Mirage na binenta na lang natin. Kasi naliitan tayo, pero dapat pala meron din ganun, tipid dun sa gasolina. Parang Manila balikan lang na that time is 400 pesos lang, babalik na sa... And tama lang, pag mga dalawang tao lang sakay mo, okay na siya. Parang consumo na rin lang siya ng tricycle, no? Or ng motor. Yun ang kagandahan doon. So ito, malapit na ako dun sa mga liliguan namin dito. Or yung pag right side na ibahin natin yung daan. Hindi na tayo doon dadaan sa tinahanan natin kanina. Para iba naman. At diretso tayo naman ng tindahan. So alamin natin doon sa tindahan. So doon tayo didiretso. Ang dami na rin dito nagsilputan ng mga mini mart, mga kapanalig. Ito na kasi yung... Basta nakakita ko ng ganyang mini mart, eh siguradong maraming tao dyan, no? Hindi lumang kasi maglalagay yung mga ganyan kung hindi kadamihan ng tao doon sa lugar. Kaya no, dikit-dikit pa sila. Marami kasing subdivision. At ito, malapit yun sa isang malaking subdivision dito. So, lumaki talaga. Lumaki yung barangay. Ayan. Kaya ito, sa Pangita Homes, Lipa City na ito, mga kapanalig, eh, isa sa pinakamalaking subdivision dito. Parang dalawang phase pa yan, o ilang phase ba yan. Napakalaki yan. So yun, malapit na ako dun sa ira-right turn ko, para at least ngayon ay iba naman. Makita ninyo dito sa videos natin. Panalig. Ayan, mga kapanalig, gumana na tayo dito sa lugar na to. Para ngayon, iba naman. Iba naman way. Ito po ang buhay sa probinsya. Pag pumunta ka kasi sa mga cities, parang nagagaya na rin sa mga Manila o sa mga highly urbanized city. Pero dito, pag nandito ka sa mga ganitong lugar, dito presko pa yung hangin, konti kasi sasakyan. At hindi naman typical na bukid, dahil maganda na yung kalsada, marami na rin magagandang bahay. Pero ang ambiance pa rin niya, eh napakasarap pa rin, no? Kasi konti yung pollution pa dito, mga kapanalig, sa area na to. Okay, bago na naman subdivision, no? Amia Rosa 3. Mas maganda yung tayo nun dun, kasi nasa highway siya. So ito, dami na rin sasakyan dito. Papasok sila siguro ng trabaho. Pero ito po yung isang way papunta sa aming bayan na pwede nyong daanan. Alternate road nga siya. Hindi ko alam kung provincial. Hindi siguro po provincial to. Hindi provincial road to, barangay road lang to. Kaso nga, ang Lipa kasi ay city. Napakalaki na rin ang income. Ito, ganito. Maganda yung kanilang mga karsada. Kung makikita mo at nakikita nyo sa video, ano, mayroon na rin yung subdivision ulit ginawa dito. Bukod doon sa ginagawang yun, ano, may isa na rin dito na nabuksan. So, marami talaga. Marami ng mga subdivision na napadagdag dito sa atin. Bukod pa na doon, meron na pala uling bago doon.
Yun oh, mas maganda yung kabilang yun. Yung sinasabi ko, yung alam ko nandito, yung pala, mas maganda doon sa kabila. Yung San Roque High Subdivision na yun. Mas malaki yun, mga kapanalig. Or mas maganda. Eh, sigurado yung presyo doon, mas maganda rin. Ito kasi yung isa, yung. Ayan. Ayan, oh. Low-cost housing to. Pero yung isa, mukhang hindi low-cost yun. Mukhang wan yun. Mukhang mamahalin. Ang lalaki kasi ng mga bahay nila. Up and down na. So mas mahal dun, paniyak. Ayun o, uso yung jeep na walang hood. Pinagaganda nila yung makina. Yung stainless pa yung mga unahan. Tapos sa walang hood yung jeep, no? Nauso yun dito eh. Parang pang jeep show o car show, no? Ay, lamig dun ha. Lamig dun ha. Lamig. Ay, sayang yung mga puno ng yung mga bunga ng mangga. Hindi kasi pinapansin yung ganyang mangga eh. Lugi pa raw pag pinahaul mo at dinala mo dun ay lugi pa raw. Ito mga kapanalig, malapit na uli ako sa mga o sa boundary ng aming bayan. Ang sunod kasi dito sa barangay na to eh doon na uli sa atin, no? Palakihan din ng bahay dito, oh. Palakihan din ng bahay. Ayan, oh. Pagka nakakita ka ng ganyan, ng mga nagtitinda, eh, nasa province ka na kasi hindi na makapunta yung iba sa bayan. Medyo malayo na sa bayan. Kaya maraming naglalaro na ganyan at yan na lang iniintay para makabili sila ng mga gulay at pagkain. Mio, yan o. Oh. Mini talipapahin. Dala mo na. Okay nga rin naman yun, nilalapit mo na yung mga pagkain sa mga kanilang bahay. So as you can see, ito, pababa tayo ng pababa mga kapanalig. Kasi yung elevation ng lipa, eh, yun yung pinakamalaking elevation talaga dito sa atin sa lugar. Siya yung isa sa pinakamataas na lugar, ano? Okay. Elevation na yun. Kaya iba yung problema din doon. Pag lumamig doon, sobrang lamig din doon. Biro ko nga eh, mas malamig pa sa Baguio ang lipa. Eh tanong sa akin, bakit daw? Eh sabi ko, sa Baguio nagbabag pa eh. Dito sa lipa wala na kabag. So malamig, no? So yun lang mga kapanalig. Kung makita niyo yung buhay bukid, ito na yung isa na lugar na kung makikita mo, amoy mo na yung pagiging bukid niya. Ito, ayun, no? Daming ampalaya. So ginawa pa ng taniman ang ampalaya to. Ito, bayan ko na to mga kapanalig. Lugar ko na to ngayon. At ang lakas siguro ng ulan ay basang-basa kasi yung samento. Okay, madulas to. Delikado to, basta hindi dapat ipapatakbo ng matulin dito. Sobrang tigas nga nung gulong ko. Pero pag may angkas, tama lang siya eh. Kaso pag walang ganito, masyadong mabigat, no? Masakit din sa katawan. Inihahampas ka ng ayos. Ayan. Isa sa pinagkukuhanan nila dito ng malaking pananim ay mga paminta eh, dito sa lugar na to.
medyo masama yung daan dito. Hindi naman masama, kaso nag-crack na yung mga semento. Napakatagal na rin naman ito eh. At maninipis lang yung pagkakagawa. Ang sarap magmotor pagka ganitong malamig, no? Tapos umahampas sa katawan mo yung hangin. Sariwang hangin, mga kapaladig. Eh, ito. Ayan, oh. Sisipag ng mga tao dito, oh. Oh, ganda rin ang bahay, oh. Paalakihan rin sila ng bahay, mga kapaladig. Ito na to. So magulit kayo, iba yung dinaanan natin pabalik, no? Sabi ko, itutur pa kayo dito para iba naman. Nang hindi naman kapareho nung dinaanan natin, para at least magkaiba, mga kapanalig. Yun yung at least pagkakaiba natin. So gamit nga pala natin ang ating ID helmet. Shout out sa ating ID helmet na ginagamit. So ito na yung ginagamit nating pang araw-araw. Itong ID natin, ID helmet. Ang helmet na pang araw-araw na ginagamit natin. So shout out po sa kanya. At ganoon din, nais ko rin pasalamatan yung mga sponsors natin, like ang Club Moto. Salamat. Ganun din sa Rockam Trading. At ganun din naman sa 01 Moto. Sa 01 BC, isama na rin natin ang B-Lane. Baka naman. Well, actually yan ay mga kaibigan natin, mga kasama natin sa hanap buhay at mga tunay na kaibigan na masasabi natin, mga kapalali. Ang sarap pala talagang magmotor at gumising umaga. Alam nyo ba, nga ngayon lang ako gumising umaga na nagmotor na ganito, na umiikot. Lagi kasi tayong tanghali na rin nagigising. Ngayon lang araw na to tayo nagigising umaga. So sinubukan natin na mag-vlog ng ganito kaaga, mga kapalanig, na hindi naman long ride dahil dito rin lang, pero full episode dito, dito rin lang sa may amin na to. Ayan. Ang ganda lalo ng lugar na to pag napalaki yung kalsada. Medyo maliit kasi siya, 2-lane siya, pero pag truck yung dadaan, eh, hindi kaya. Pag may kasalubong, laging tatabi lang siya, mga kapalalik. Ayun o, may ginagawa dito. Ngayon ako napapunta rito. Oh shit, grabe pala. Ah, pinaluluang na nila yung may widening na. Oop. Wow, dulas! Ano mo yun? Maglalagay na pala ng imbornal dito sa kabilang side. Pero ang dulas nito, delikado ito, mga kapalalig. Ayan o, oh. Mapakadulas nito. Oh, delikado. Naglagay na pala ng imbornal dito. So palalakihin nila yung kalsada dito. Meron ng tinatawag na pagpapalaki talaga, oh. Yung side na yun. Eto, patay. Traffic tayo yata. May widening na pala dito sa area na to. Hindi pa natin nadaanan to, pero ayan na. Patay, ba't mo pinasalubong, mga kapalalig? Sumalubong si kuya, oh. Pinag-o kami. Patay ka. Grabe yung putik pala dito sa dinaanan natin to.
Ngayon ko lang napansin na ganito to. Sa sobrang lakas ng ulan, ito, putik talaga. Patay. Hindi ko kalain na ganito kaputik dito ngayon. Uy, dulas. Diretso na lang tayo. So, ito mga kapanalig ha, may widening na palang ginagawa dito sa area na to. Ngayon ko lang napansin, napadapa tayo doon sa mga putik. So, nagkakaroon na lang widening kasi lilipat yung palengke dyan. Or magkakaroon ng panangalawang palengke doon sa pinaglalagyan nilang yun. Ayan na. So ito mga kapanalig, malapit na tayo. Malapit na tayo makauwi uli. Marami lang rap-row dito, no? So ganito talaga sa probinsya. Marami kang makikita na rap-row. Ayan, no? Talagang iba ang rap-row. So ito na yung highway papuntang expressway pagkakumanan ka mga kapanalig. At ito naman, darating na tayo dito. Papunta tayo dito sa tindahan natin. So kung nakaabot ka sa vlog kong ito, ay tunay kang kapanalig. So sa aking mga subscribers, salamat po sa inyo. And sa patuloy na pagsuporta sa Kapanalig Motor Rider. And asahan ko po sa inyo ang full support ninyo sa aking mga ginagawa. So thank you and bye bye. Magandang umaga.